Suportado ng ilang senador ang panawagan na iakyat sa United Nations General Assembly ang usapin ng West Philippine Sea. Pero ang ilang eksperto, nagpahayag naman ang pangamba rito. Si Daniel Manalasta sa report. Rise and shine, Daniel. Ilang senador pa ang sumuporta sa panawagan na iakyat sa United Nations General Assembly ang usapin ng West Philippine Sea dahil sa patuloy ng mga ulat na pangaharas umano ng China sa mga mangingisda sa ating teritoryo. Sabi ni Senate Committee on National Defense Chairperson Jinggoy Estrada, abangan natin kung ano ang maitutulong ng UN. That is the only way para matigil yung pagbubuli ng China sa atin. Well, go ahead. Let's see what they can do to help us. Susuportahan niya raw ito oras na isulong ni Senator Risa Hontiveros. Pero sinusugan din ng senador na kailangan kaibiganin ng Pilipinas ang mga karatig bansa nito. Sabi nga ni Presidente, we have to create more friends. Kahit China pa yan, kahit US pa yan, kahit anong bansa, kailangan maging alay tayo sa lahat ng... We have to be friendly with all the countries concerned. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, kailangan gamitin ang lahat ng diplomatikong paraan sa usapin ng West Philippine Sea. Anya, masyado na raw agresibo ang Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard at maging sa mga mangingisda. Nangangamba naman si Senator Robin Hood Padilla kung mahikinig ang China. Ang problema, dun sa arbitral hearing na yon, wala naman ano dyan. Alam mo, ang sabi dyan sa arbitral, hindi pwedeng isang party lang yan. Dapat dalawa lagi ang party. Kumbaga, may representasyon ng Pilipinas, may representasyon ng China. Hindi kailanman sumali ang China dyan. So ang nangyari, ang China, hindi niya tinatanggap yung ruling ng arbitral. So paano mo sasabihin na ang China tatanggapin niya yun? Never niyang tatanggapin yun. Sa kabila ng pagtutulak ng ilang senador na iakyat na sa UN General Assembly ang usapin sa West Philippine Sea, nangangamba naman dito ang ilang eksperto. Yes, because that will embarrass China and that will also cause unnecessary discomforts on the part of China. Mm-hmm. So it's very difficult to negotiate with China under such kind of situation. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.